Posibleng maging maulan ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo sa hapon. Halos buong Luzon ang makararanas niyan, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Pati sa Linggo, posible ang malawakan at malalakas na ulan sa maraming lugar, kaya doble ingat. Sa Metro Manila, may mga pag-ulan din ngayong Sabado at sa Linggo, lalo sa bandang hapon at gabi. Ayon sa PAGASA, habagat ang nakaapekto sa Luzon at Visayas. Huli namang namataan ng PAGASA ang binabantayang low pressure area 900 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero dahil nasa dagat pa ito, posible pa itong makaipon ng lakas. Concert ni na Julian Sanhose at Stel ng SB19 ngayong weekend na. Bukod sa powerful performance ng The Voice Kids coaches, abangan din daw ang kanilang special guests. Sa gitna ng puspusang rehearsal, hindi nila nakalimutan ang mga nasalanta ng bagyo at habagat. Kaya sa mismong concert, magkakaroon ng donation drive ang 18 at GMA Kapuso Foundation. Pulang Araw star Alden Richards sinagot ang estado ng kanyang love life sa Fast Talk with Boy Abunda. So ngayon Tito Boy, in all honesty naman, I'm enjoying my time. Art Evangelista at ilang Senate spouses namigay ng relief goods sa isang evacuation center sa Marikina. Marami pa kaming kailangan ibigay. Meron din kaming mga dog food, cat food. That's something that's also very close to my heart. So, bukas ulit may gagawin din kami. Lar Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Likas sa mga Pinoy na makahanap pa rin ng pagkakataon para makapagpangiti kahit sa gitna ng kalamidad. Tulad ng empleyadong sinuot ang free diving gear nang pumasok sa trabaho nang malamang may banta ng baha. Pusuan na yan sa report na ito. Tuloy ang panata kahit pa may baha. Yan ang prosesyon sa Hagonoy, Bulacan, at sa mga lansangan, may Indakan at Sayawan. Ang selebrasyon ng kapistahan ng kanilang mga patron, hindi raw mapipigil ng baha. Kung aurahan sa binahang daan ng labanan, may entry itong si Stephen Bryan. Kailangan kasing pumasok ng trabaho kaya dumiskarte. Sakaling baha ay abot ulo. Goggles at snorkel, pati fins. Bilang free diver, naisip niyang suotin ang mga gear para sa baha ay no fear. Pero di raw talaga siya nag-swimming sa baha dahil trabaho niya ay agad na kansela. Ito ang talagang lumangoy, si Frederick Gallo. Suot pa ang snorkel niyang blue for pictorial purposes at para lumusong na rin para bumili ng makakain. Likas man sa mga Pinoy ang maging kwela maski sa gitna ng unos. Paalala po, hanggang maiwasan huwag lumusong sa baha dahil sa panganib nito sa buhay at kalusugan.